Yo, what's up sa inyo mga kabyero, no? Kamusta po kayo lahat? At syempre, dahil syempre, medyo gusto kong bumalik ulit sa pagre-reaction mga kabyero, no? Ang ganda ng palabas dito nila Boss MG at Boy Tapang, no? Noong una talagang ayoko yung Boy Tapang at Cherry White, ayoko makialam. So, nakisaw-saw na si Boss MG, puti, ang gandang panoorin. Kumbaga, nakakasabik ng subaybayan sila. Iintay mo yung mga susunod na mga video na ginagawa nila. Yung sumbatan, yung awayan. Siyempre, issue. Yan yung mga gustong-gusto ng mga Pilipino, no? Siyempre, tayo, hindi naman na tayo baguhan sa mga ganyan, ano? Guys, no? Ito na masabi ko, yung mga nadadala yung mga emosyon nyo, no? So, bilang isang manonood, no? Siyempre, parang alam din nanonood ng television yan. Sila yung mga artista dyan. So, kahit nasabihin natin, nag-aaway-aaway sila, nagtatalo-talo sila. No, in reality. Kasi, mga magkakaibigan yan eh. No? Hindi naman sa sinisiraan ko kung ano yung mga palabas nila Boss MG at saka ni Boy Tapang dyan, nila Cherry White, nila Pac Boy. Katulad nga nung kay Pac Boy at saka kay Cherry White, putik na yan. Siyempre, bilang artista dyan, hindi ka pwedeng madala ng emotion mo, ng pakiramdam mo, na mamahalin mo rin yung kapartner mo. Ano yun? Parang Catherine at saka ano lang, Daniel Padilla. Hindi ah. Eto mga kabihero, alam niyo naman, dito sa SACMED, hindi lahat na nakikita nyo totoo, no? Kaya sa totoo lang, maganda yung gumagawa ka rin talaga ng sarili mong content. Kaya yung mga basher ko noon, talagang naisip ko rin na dapat ko rin silang pakinggan, no? Kaya gusto ko rin magbago ng content, yung sariling content, yun yung pinakamasarap dun eh. Ganun pa man, nagpapasalamat ako kila Boss MG, kila Boy Tapang, at sa lahat ng mga sumali at lumahok dito sa Battle of the YouTuber. Dahil sa kanila, nabago yung buhay ko. Kaya isa rin yan sa dahilan na huminto ako ng pagkukontent dahil nga naging maayos kahit papano. At nagkaroon tayo ng mga pinapangarap natin na natupad na mga kabyero. Pero siyempre kahit na may konting natupad, tuloy pa rin tayo sa pagtatrabaho, no? Hindi tayo umaasa sa ganito lang, SACMED lang. Kasi ayoko rin siyempre lumalaki ng mga anak ko. Tapos sa pagre-reaction nakikipagtalo tayo kung kani-kanino. So hanggang ngayon talagang nagpapasalamat ako sa kanila, sa lahat ng mga bumuo ng Battle of the YouTuber. Siyempre sa lahat na nagpahiram ng video, no? So ito nga yung masasabi ko dito, guys, no? Kayo ay mga manonood lang. Manonood tayo yung nagpapasahod sa kanila dahil sa pagpapanood natin sa kanila. Huwag niyo masyadong dibdibin dahil alam ko mga fans niyo bawat isa. Ito isang paalala lang, no? Halos nakikipag-away kayo diyan sa comment section. Huwag naman, kasi alam niyo naman na palabas lang 'yan. Sila yung mga artista diyan sa Facebook, sa YouTube. Kaya sana kalmahan lang natin, no? Yung mga nararamdaman natin. Magkakaibigan 'yan, nagkakausap-usap 'yan. Pero ang pinakamagaling, ang ganda ng mga banat nila dito sa script nila na 'tong mga kabyero, no? Talagang wasakan. Pero sa totoo lang, no, kung maniniwala ka, syempre andiyan yung emotion na totoo naman nakatulong si Boy Tapang. Totoo naman nakatulong si Boss MG kay Boy Tapang. Parang ganoon, ano? Pero ang reality talaga noon, si Boss MG talagang nakatulong kay Boy Tapang. Pero si Boy Tapang naman, talaga naman nakatulong din. Isa siya sa nakatulong na magpalago ng mga manonood dito sa Battle of the YouTuber. Dahil siyempre, tayong, alam ko, yung mga kababayan natin, mga kabisayaan, meron silang gustong i-deliver sa Tagalog na hindi na ayon sa nararamdaman nila. Minsan medyo may mali sa Tagalog nila, no? Dahil alam naman natin nga, may sarili silang lingwahe na hindi naman talaga nila nakalakihan ng Tagalog. So kapag diniliver nila, parang pangit ang pandinig ng mga katagalogan sa mga dinideliver ng mga kabisayaan. Pero hindi yun yung gusto nilang sabihin, yung ibig nila sabihin, no? So yun, kaya masabi ko lang na si Boy Tapang, talaga namang nakatulong sa Battle of the YouTuber. Hindi lang sa lahat ng mga nakalahok dyan, dahil lahat yan mga YouTuber din na mga Facebook din na gumagamit bilang influencer, di ba? Yan yung mga pinipili nila Boss MG. Kaya masasabi ko, lahat yan, lahat. Ultimo hanggang sa nagre-reaction, ultimo sa mga sumasali, ultimo sa mga unboxing basketball kila Jonah, yan. Lahat yan, mga nakatulong lahat yan. Hindi mabubuo ang BOTY dahil sa tulong ng mga yan, no? Pero ang ayoko lang dito sa script nila, talagang may sumbatan. Yun yung panonood natin, yung mga may sumbatan, ang ganyan, no? Kaya yun mga kabihero, no?
masasabi ko SACMED to, ganyan na ngayon sa SACMED dyan sa Pilipinas, kung walang issue, walang maraming views. So ginagawa na yan para lang sa views. At the end, talagang okay naman talaga sila, magkakaibigan sila dyan. Kaya huwag kayong masyadong papadala, no? So paalala lang, mga kabiyero. So paano, hanggang dito na lang. OFW Bero, peace out. Salute!